Hala, late na ako. Ito, gumising ka na. Late ka na sa klase. Bilisan mo dyan, anak. Ako si Aling Lina, nanay ni Lito. Isa akong single mother. Iniwan ako ng tatay niya nung nasa sinabukulan ko pa lang si Lito. Mahirap maging isang single mother, pero kumakayod ako para sa kanya. Naglalako ng mga kakanin at naglalabada. May taguyod lang ang aming pamumuhay. Love you, Nay. Bye-bye. Ako si Lito. Wala akong tatay na kinagisnan. Ngunit masasabi ko maswerte ako dahil kahit kailan, hindi ko naramdaman na wala akong tatay. Mahal na mahal ko si inay. Hindi ko man palaging nasasabi sa kanya, pero mahal ko siya at siya ang buhay ko. Kaya nagsisikap ako makapagtapos ng pag-aaral para masuklihan ko ang mga paghihirap niya. Si Brando, isang tambay, ngunit may pangarap sa buhay. Gusto kong makapag-aral, gusto kong makapagtapos, kaso kapos kami sa pera. May pangbili nga ang bigas at ulam, wala kami. Mag-aral pa kaya? Siguro hanggang pangarap na lang to. Kayo na! O, ikaw na naman! Bagali! Ikaw na naman yung titira! Ikaw na! Titira? Dali nyo eh! Wow, panalo na! Malas! Grabe! Wala. Ito na, ito na. Bigyan mo daw nila. Nay, uy, panalo. Pabili. Oo, bakit hindi kayo nanalo? Uy, let's set. Laki pa nga ng talo ko. Bayan, hindi ka pa. Tangi ng buhay to. Wala nga nang trabaho, batugan pa. Doon ka na nga. Ano, ipapakain ko kina Jason, Cedric, ikaw, at kay Dodo. Bitin mo. Oh, may tira pa doon. Hatiin mo sa kanila. Magsama na kayo ng mga kumari mo. Tingnan mo nga ang batang ko. Ako si Cecilia. Walang pinag-aralan ko kaya doon lang makuha ko ang maayos na trabaho. Wala akong inatupang hindi ang magsugal kasama ang aking mga kumari. Napabayaan ko na ang aking mga anak. Kasalanan ko ba ang ganito ako? Biktima lang ako ng kahirapan. Gusto ko mga makapagtapos ang aking mga anak pero wala akong magawa. 4, 7, 3. Ako si Minda. Kilala akong nagpapawiting sa aming lugar. Alam kong mali ang aking trabaho, ngunit masaya ako sa ginagawa ko. Dahil nakakasalamuha ko ang iba't ibang klase ng tao. At isa pa, ito ang kinabubuhay ng aking pamilya. Pero nangarap pa rin ako na makita na isang magandang trabaho para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Isang yosi lang naman eh. Wala pa nga akong kubra, wala akong may bibigay. Sige anay, isang yosi lang naman. Ano ba namang buhay to oh? Ayan, 3 piso. Asis, bibigay kayo ba? Yosi ka pa. Pabili nga ng sigarilyo. Ano to sir? Isang sigarilyo lang po. Ano sigarilyo po? Yung kahit ano po, basta sigarilyo po. Ang sarap ng mga. Ako nga pala si Junjun, anak ng Papa Weteng. Leche ang syntax lo yan, nagmahal na naman ang presyo ng Yossi. Alam kong nakakasama ang Yossi sa aking kalusugan. Alam kong sa bawat pag-itit ng Yossi ay nababawasan din ang upos ng buhay ko. Gusto kong tumigil pero di ko alam kung paano. Ay naku, iba na talaga ang kabataan yun. Wala si Julio, isang working student. Iba't ibang trabaho na ang pinasukan ko para makapagtapos ng pag-aaral para sa pamilya kong naiwan sa probinsya. Sorbitero sa umaga at estudyante naman sa gabi. Minsan sumasideline pa ako bilang tindero sa night market. Matustusan lang ang aking pag-aaral. Samantalang siya, sinasayang lang niya ang buhay niya.
sa isang kilo? Yan ang gusto mong gawin ko. Yan lang kinaya eh. Hindi umanap ka ng paraan. Ba't ako yung tinatanong mo? Nag-aasawa at anak ka pa, hindi mo pa makaya. Tanyo ng buhay to, diyan ka na nga. Ako si Anton. Maagang nag-aasawa at nagkaroon ng anak. Wala akong permanenteng trabaho ako, kaya't isang kilong bigas na hindi na kaya mabili ng kinikita ko. Malaking pera na to. Mabibili na nito ang hinihingi ng asawa ko. Pasensya na, miss. Alam kong kailangan mo to pero mas kailangan to ng pamilya ko. Alam kong mali ang mga ng bagay na di natin pa magpagmamayari. Pero kung di ako kikilos, mamamatay sa gutom ang aking pamilya. Opo, Nay. Pupunta na po kong simbahan. Kaso, naiwala ko po yung pera. Pero may natira pa naman pong pera. Hanapin ko lang po yung pitaka ko. Huwag mo namang hanapin yun. May nakapulot na nun, panigurado. Halika na dito at magdadasal pa tayo. Opo, Nay. Magandang araw po sa inyo. Salamat po nakarating ng ligtas ang aking pamilya dito. Panginoon, salamat po at ibinigyan niyo ako na isang buong pamilya. Panginoon, hinihingi ko po ang inyong gambay sa pang-araw-araw namin ng pamumuhay. Panginoon, tulungan niyo po ang mga taong nangangailangan. Haplusin niyo po ang puso ng mga taong may ginagawang katiwalian. Panginoon, pag-uwi niyo po ang paluktot nilang pangbuhay. Panginoon, tulungan niyo po ang mga kabataan. Bigyan niyo po sana sila ng pagkakataong magbago. Panginoon, baguhin niyo po ang mga maling pananaw nila sa buhay. Bigyan niyo po sana sila ng pag-asa. Panginoon, wala na sanang mahirap, pumatay at mangyakaw. Lahat ng lahat ng yan, aming sa pangalan ng Panginoon. Amen.